video number 6, pakihanap lang kung na-miss niyo yung 1 to 5. Pakihanap lang dito sa YouTube. Ang title ng series ay Success Secrets of the Chinese Businessman. Okay? Ngayon, yung secret number 7 and 8 ay kukombine ko na dito. Ito na yung pinaka-last sa series. Yung secret number 7 kasi is yung pag-develop mo ng ng patron o suki. Okay? Yun yung mga Chinese na pausan yung suki. Okay? So, kung maganda ang serbisyo mo, maganda ang produkto mo, okay, maganda ang service mo sa tindahan mo, okay, babalik at babalik yung mga dati mong customer. Kagaya ni Jose Y. Campos, yung may-ari ng United, ng Unilab, noong nag-umpisa sa butika doon sa Divisoria, sa Santo Cristo, Binondo, butika. Siya nagbabantay ng butika na nag-umpisa siya bago lumaki ang Unilab o United Laboratories. So, siya, pag walang yung hinahanap na gamot ng customer at pumunta sa kanyang butika at hinahanap wala siyang stock, ang ginagawa niya, pinapaghintay niya sandali yung customer. Hindi niya sinasabi na, ah, wala akong stock niyan eh. Ang gagawin ni Jose Yao Campos, tatakbo yan, magbibisikleta yan doon sa isang butika na kalaban niya na medyo malapit, malayo-layo ng kote sa kanya. Ha? Kung halimbawa, aspirin yung hinahanap at wala siya, tatakbo siya doon sa kabilang butika. Okay, kukunin niya yung aspirin doon. Okay? Para lang maibigay dito sa customer niya. Kaya yung mga customer na bumabalik sa kanya kasi hindi sila sasabi na wala akong stock. Kaya ginagawa lagi yun ng paraan. Kung maaari, i-deliver pa nga niya yung gamot sa mga may-ari sa mga customer. Eh. So, doon niya dinevelop yung kanyang customer base. Eh. Kung sakaling wala siya ng stock na yun, nililista niya yun. Lahat ng mga wala siya. Okay? Nililista niya sa notebook para next time, o-orderin niya yon at i-stock niya doon sa kanyang butika. Okay? Hindi yung wala ka stock, eh, pinabiyahan mo na wala ka na stock. Hindi mo ginawa ng paraan. Okay? So, gagawin ninyo, pag wala kayo stock at hinahanap ng customer, kailangan handa ka, i-orderin mo. Kasi hinahanap eh. Napakasama kasi na pupunta yung customer sa tindahan mo, lagi mo sinasabihin, wala, walang stock. Okay? Ay, wala po ako niyan. Hindi na babalik, madadala na yung namimili. Okay? Hindi mo na de-develop yung sinasabi lang, suki. Okay? Nade-develop yung relasyon mo doon sa customer, bumabalik. Kasi, mayroong, may kasabihan yan na may itatawag nila ng Pareto law. Pareto law, yung 20% kung ang cost yung base mo 100, mga 100 customers mo, yung 20 doon, yun talaga yung mga suki mo eh, na bumabalik-balik eh. Sila yung 20% mo, sila yung nagbibigay ng 80% ng negosyo mo, na kinikita mo. Yung 80% mo, yung mga hindi masuki, na hindi lagi naman namimili sa iyo, ang binibigay na pasok na pera sa iyo, 20% lang sa tindahan mo. Pero yung 20% mo ng mga suki na pabalik-balik, yun ang nagbibigay sa iyo ng 80% na kita doon sa business mo. Kaya inatawag na Pareto law. The 80 and the 20%. 20% ng customers mo, ang nagbibigay sa iyo ng 80% ng revenue. At yung 80% mo na hindi mo regular na customer, yung nagbibigay lang sa'yo na 20% na kilikita. Okay, so yung last na sikreto for now, sa ngayon muna, okay, marami pa akong lalabas na video, okay, based sa mga experience ko. So, hindi pa ito, sa ngayon, ito muna ang magiging last series, pero mayroon pa susunod
akong series ng mga ibang secrets pa. Ang secret na number 8 ay pagka kumikita ka na yung negosyo mo, maganda na yung takbo. Maganda na yung takbo na yung negosyo mo. Ang mga Chinese, okay, hindi kaya na Pilipino, pag malaki na kita, okay, bili na ng mga luxury items, bili na ng magandang kotse, bili na ng Mercedes-Benz, okay, sila hindi, yung kinita, yung trubo, all through the years, ay ini-invest ulit doon, binabalik na naman sa negosyo. Kaya ni Henry C., okay, binabalik na naman niya doon sa negosyo. Kaya palago ng palago. Okay. Kasi, kung yung pera na divert sa personal items mo, okay, hindi naman sinasabi na huwag kang magpasarap. Okay. Pero, huwag mo namang gamitin lahat yung ano, okay, personal things mo na hindi mo naman talaga kailangan. Kasi, ang nangyayari kasi dyan, yung iba, ano eh, nagiging marangya ka agad eh. Yun ang isa ng mga mali ng ibang, ano, sorry to say, mga ibang Pilipino, kagaya ko, pag nakakita na ng ano, bumibili na ako ng mga luxury items. Okay? So, mali eh. Okay? Hindi na po plowback yung pero doon sa bagong business. Kasi go kong way, napapa-expand niya yung ibang business niya kasi pina-plowback niya doon sa kanyang negosyo. Yung mga kinikita niya. Okay? Ngayon, isa sa mga sekreto din ay kung may tindahan ka o may ano ka, may service, ano ka, service business, huwag ka mag overpromise na nakakayanin mo na o kaya kailangan mo may deliver tong 100 boxes na gato. Huwag mo sasabihin na kaya mo kung hindi mo kaya. Huwag ka mangako na hindi mo kaya. Okay. Huwag kang masama kasi madadala yung customer kasi sinabi mo kaya mo gawin yung 100 boxes tapos yung deadline hindi mo nagawa. Ngayon, kung nagsana nagkamali ka, aminin mo. Okay? Aminin mo na nagkamali ka na sorry, hindi ko na ulit gagamitin ulit next time. Kaya importante yung libro mo sa negosyo mo, yung pera, yung gastos. Kailangan yung personal na gastos mo sa bahay, hiwalay yun, huwag mo iahalo doon sa libro mo, doon sa, ano, sa negosyo mo. Okay? Yung personal na gastos sa bahay, personal yun. Yung sa business mo, business. Okay? Huwag mo pag-ahaloin. So yun ang isa sa mga ano na nakikita ko yung mga ginagawa niya ng mga Chinese businessman. Okay, so yan muna. In the meantime, so makita tayo ulit sa mga succeeding videos. Thank you sa pag-support nyo. Paki-subscribe lang at paki-like. Okay? At paki-share.